That is what the people want. Matapang. Ah, hindi po maaring pa-cute-cute lang katulad ni Lenny Robredo, katulad ni Noynoy Aquino, no? Hindi, kailangan matapang gusto ng mga Pilipino. At yan po ang isa sa mga katangian ni Inday Sara na kung bakit po na napakalakas. Napakalakas niya na lumalabas sa mga survey kahit hindi pa nga gumagalaw. Ha? Hindi pa siya kumakampanya. Nasa 28% na. Ito nga po yung kanyang Facebook page na ito. Bagong-bago lang ito. Last July lang ito ipinalabas, no? Ang Facebook page ni Inday, Mayor Inday Sara Duterte. Meron po talagang advantage, no? Meron po talagang advantage. Coach, nasaan si coach ko? Advantage, no? Bentaha po sa Ilunggo, no? Sa pagiging isang Duterte. And of course, no? Hindi po natin maialis din sa kay Inday Sara, kay Mayor Sara. Na magaling siya. She is a lawyer, she is independent minded, no? Hindi po siya yung Tay, ano bang gagawin ko dito? Hindi. No? Eh, pinakita niya sa loob ng ilang taon na na siya po ay naging namumuno diyan sa Davao City na hindi niya kailangan ang na mamumuhay o mamumuno sa mas lamang yun, o mas lamang advantage. Mas lamang ka talaga, no? Kapag ganun po na galing ka sa isang pamilya ng politiko na maganda po ang pagtingin, no? Ang paghanga at pagrespeto ng mga taong bayan, no? Pero again, as I said, in her own right, ha, sa kanya sarili ay talaga naman po nakikita yung mga katangian na gusto rin ng taong bayan na magiging pangulo ng Pilipinas. Ano po yun? Number one, matalino. Abogado yun, ha? Abogado yun na hindi nagnotaryo lang. Si Inday Lenny, walang karanasan yun. Nako, si Madam Lenny Robredo, notaryo lang po ang kanyang pag-practice ng law. Wala po yan karanasan. Hindi po yan nakapag-bakbakan sa law po ng courtroom. Ha? Wala, no? Okay. Sandali, no? May nag-remind sa akin na yung Tamsak per view natin, no? 619. Aba, 1,219 ang nandyan po nanonood ngayon. Ay, nako, kalahati lang yung nag-thumbsack. Thumbsack, oy! Ano ba kayo dyan, no? Eh, hindi ba kayo nagagalak, no? Hindi ba kayo natutuwa sa mga inihatid ko sa inyo na informasyon? O, bigyan nyo naman ako ng thumbsack dyan, no? Eh, para lalong yung utak ko lalabas at lalabas po ang yung tawag na mga analysis po, no? Na galing po ito sa mahabang pag-aaral-aral, no? Pagbabasa-basa sa history, no? Sa tawag ito, sabi lang isang manunulat, journalist, no? Eh siyempre pag journalist ka, lahat po ng mga ano sa gobyerno, alam mo yan, eh, no? So yan po, no? Kaya pwede ba, no? Yung hindi pa po nakakapag-tamsak diyan. Ganun, no? Ay sa anim lang yung thumbs down, na ba? Eh, kinakailangan nila kasi yung 50 pesos nila na kuta. Yan po ang inahabol nila na ipa-register nila na, boss, ito na boss, yung thumbs down ko. Tapos yung maya, aalisin niya. Tapos, thumbs down ulit, no? Double crown, yung 5 naman, no? Kasi, inalis niya muna. Tapos, i-report niya naman kay boss niya. Mag-6 naman, no? Boss, oh, akin yun, boss, oh. Kasi, eh yun po, 50 pesos. Yan, no? Kita mo? 5, kanina 6, kayong 5 na lang. No?
Baka medyo tago-tago muna dyan, no? Pero 746 na po, no? Yung ating Tamsak per view with 1,189 na po sa ating live audience. Yan po, no? So, tuloy-tuloy lang tayo, no? Para po na hindi na tayo naaantala dito sa ating pakikiusap ng Tamsak per view. So, balik po tayo kay Inday Sara. Ano po ang mga katangian niya? Marunong, matalino as a lawyer, as a politician, as a leader. Eh ba, napakalaki po. Napakalaking lungsod ang Davao City. Kung nakapunta na kasi Davao City, parang isang malaking probinsya. Nagulat po ako nung una kong pagdating dyan. No? Nagbiyahe ako mula Davao City papuntang Bukidnon. Eh naku, nakatatlong oras na yata yung takbo ng bus. Davao City pa rin. Ganun kalaki yun ang Davao City. So yan po ang pinamahala, no? Yan ba? Managed, no? Yan po ang kanyang pinamumunuan na city. Napakalaki po. At syempre, dati, maraming problema dyan. At isa nga po dyan, yung illegal drugs, yung insurgency, yung criminality. Pero dahil nga po sa nagawa ng kanyang ama, ay ba, nalinis po yan. At napakaganda po ang pangalan at imahen ng Davao City. So yun po, matalino, marunong, at hindi po yung notario attorney no case, no, sabi nga isa dyan, no, kita po. Tawag dito, hindi po siya attorney no case, no. Matalagang humahawak yan sa mga kaso, no. So, matalino, marunong, matapang. Ay naku, una pong talagang sumikat ito si Mayor Inday Sara noong siguro mga 15 or 18 years ago pa yun. Yung sheriff na gustong ipatupad yung demolition, yung gigibain ang mga bahay na mga mahihirap dyan sa Davao City, pinakiusapan niya na huwag muna kasi maawa naman tayo sa mga kapatid natin na mahihirap. Eh aba, parang gusto pa magpasikat yung sheriff. Sa harap po ng daming tao, aba, sabi ni Inday Sara, ano ka, tapang mo ha, hindi ka mapakiusapan ng mabuti ha. So yun po, gusto ng mga Pilipino, matapang. Kung kinakailangan gumamit po ng kamaong bakal, gumamit ng kamaong bakal. At ito po ay nakita natin dati. For those of you, sa mga, of course, above kasi 2000, kailan ba wakbo, 1992, si Miriam Defensor Santiago, no. Noong 1992, buntik na po nanalo si Miriam Defensor Santiago bilang presidente ng Pilipinas. Paano po nagawa 'yon ni the late Senator Miriam Defensor Santiago? Kasi nakikita ng taong bayan, napakatapang. Hindi lang po matalino, genius 'yon si Miriam, kundi matapang. Walang kinakatakutan. Aba, si Drilon, kawawa 'yon. Kawawa yun kapag makaharap si Miriam. Tago yun si Dilon. Hindi niya kaya si... Kasi manwa namin yun eh. Kasi parehong Ilonggo yun eh. No? Ilongga si Miriam, Ilonggo si Dilon, Ilonggo rin ako. Ganun kami mga Ilonggo. Mababait, pero kapag kinakailangan po ng tapang, nagpapakita po ng tapang. Eh, nakasalubong ko itong duwag na Ilonggo, si Franklin Dilon. Kaya gusto niya akong pabilang ko. Yan po ang kasaysayan dyan. No? So, that is what the people want. Matapang. Ah, hindi po maaring pa-cute-cute lang, katulad ni Lenny Robredo, katulad ni Noy-Noy Aquino. No? Hindi, kailangan matapang. Gusto ng mga Pilipino. At yan po ang isa sa mga katangian ni Inday Sara na kung bakit po na napakalakas. Napakalakas niya na lumalabas sa mga survey kahit hindi pa nga gumagalaw. Ha? Hindi pa siya kumakampanya. Nasa 28% na. Ito nga po yung kanyang Facebook page na ito. Bagong-bago lang ito. Last July lang ito ipinalabas, no? Ang Facebook page ni Inday, Mayor Inday Sara Duterte. Because the people also see in her, no? Nakikita po ng karamihan
ang mga katulad po na katangian na nagugustuhan nila sa kanyang ama, si Mayor Rudy. Matapang, matalino, walang, hindi po takot na kahit sabihin mo na kakasuhan siya, hindi. Ganyan po si Mayor Inday Sara Duterte. Kung tama, tama. Kung mali, mali. Yun po ang pareho po, yun po ang napag-aralan niya rin siguro sa kanyang ama kasi mahaba din po siya naging vice mayor ng kanyang ama. So, mahaba po ang talagang napag-aralan niya yung tinatawag na leadership, no, sa isang local government. At sa totoo lang, ang mayor po or governor para sa akin ay ito po ang nabibigyan talaga ng wastong karanasan para po na mamumuno sa ating bansa. Kasi ang city na malaki po or province na malaki ay parang Republic of the Philippines, no? Ganun po ang tingin diyan, no? Parang pinalaki lang times 1,000. Yan nga po ang naging diyan po napunta si Tatay Digong dahil pareho lang eh. Iba po kapag senador, wala kang management experience na tinatawag. Hindi ka nga marunong diyan kung ano yung mga problema na hinaharap, no, ng isang local chief executive. Eh, naku, dyan sa Senado, kitang-kita naman natin na wala silang ginagawa dyan kundi maghanap ng mga kunwari mga katiwalian, no? Naghanap ng mali-mali, no? Para lang sumikat sila sa media at sasabihin ng taong bayan. Aba, napakagaling ni Senator Richard Gordon na salita ng salita ng salita, napakahaba, monologue! Hindi alam ni Senator Gordon na he is boring. Hindi po na natutuwa ang tao. Kasama na po ako doon. Na sa kanyang hearing ay parang siya lang sinusolo niya.